Magandang araw, Pilipinas, at sa ating mga kababayan sa ibang bansa. Welcome to TikTok with Aster Amoy. Sa araw nito, mga kaibigan, ay isa na naman pong special celebrity couple ang ating makakakwentuhan. The guy is a basketball icon. Ayaw kong sabihing legend eh. Pag sinabi mong legend, iba na kasi. Basketball icon. Turned farmer. Yun ang aalamin natin. And of course, the wife, the lovely wife, she used to be a beautiful ballet dancer. Mga kaibigan, let's all welcome Atoy Ko and his lovely wife, Monette Garcia Ko. Thank you, thank you. Thank you for having us, Tita Aster. Talagang parang tuwan-tuwa kami na magkakakwentuhan tayo. Alam mo, I think it's the other way around. Ako sobra akong so pleased to have you for the very first time. Kasi ang tagal ko na kayong hindi nakikita. Especially ikaw, Atoy. Diba? Ang tagal na. Kumusta ka na, Monette? I'm good. Ang ganda-ganda pa rin. Something I'm not used to. I know. Kaya anyway, this is kwentuhan lang naman. Tita Aster, I love when you introduce me as icon, hindi legend. Parang parang feeling mo ang tanda mo na, di ba? Saka lahat na lang yata ng PBA, ng Laros PBA, legend ang tawag nila. Parang mas gano'n, parang mas natuwa ako na natawag ko icon, na level up. Kung tutuusin, isa lang ang meaning nun. Pag sinabi mong icon, legend, talagang wow. During the 70s, mid-70s to early 80s, siguro yung alam nyo yon at very familiar sa inyo, talagang pinagkakaguluhan nun. Labanan ng Toyota at saka Crispa. Tita Aster, mali. Mali? Mali. Crispa, Toyota. Inunan mo yung Toyota eh. Pati ba naman dito merong ano, di ba? Alam mo, may sa miling, eh, alam mo may aaminin ako sa'yo. Sorry for this. I was a jowo. Big fan. Grabe kami sa bahay nung nagsisigawan. Pag, sana at that time, kinakurse ba niya si Atoy Ko na ikaw naman nihawak na muna. Sana madapa ka. Pag yung pinag-uusapan, Tita Aster, unang tinatanong ko, galit ka ba sa akin? Pag sinabi nilang hindi, hindi ako magaling sa'yo. Gusto ko marinig, galit ka sa akin during that time. Kasi pag ibig sabihin, pag galit ka sa akin, dahil menes ako sa team nyo, ako ang nagpapahirap sa akin. Alam mo yung, ano kinalaman ng ballet sa basketball? Di ba? Parang ang layo, di ba? Actually, there was a time na nag-champion kami. Yung son-in-law ni Mr. Danny Floro, si Hill Balaguer. Oh, eh, I know him. He's a producer sa 7 o right, sa 13 right. At that time, kay Joe Quirino. Naggumawa kami ng Crispa Special. Kasi champion ko, Crispa Special sa TV, sila yung naging dancer namin. Gusto nila na gumawa ng dancers to perform with the players. Oh. So that's how we met. And during the dance, hindi pa siya ang partner ko. I have a different partner. Nag-start yun, barka-barkada, we go out as a group. Tapos niligawan na niya ako. Ikaw nga magkwento, mukhang hindi ito siseryosohin eh. Sabihin niya, linigawan ko siya. Pero wala, we started really as friends. Barkada lang talaga, always going out. During the time, disco days yun. And then syempre, parang all of a sudden, who's this? Atoy Ko? Ganyan pala siya ang kasikat. Hindi ko alam, di ba? Kasi iba yung mundo ko. Then yun, started going out. And then una by group, hanggang mamaya, kaming dalawa na lang nagde-date. And that's how it started. Pero talagang kaibigan, hindi yung love at first sight, talagang nagkahulugan lang ng loob. Parang hindi mo maintindihan eh na ito na pala yun. Na dati kasi parang hinahanap mo, sexy, maganda, lahat. Ang dami. Diba? Maganda naman ako. Maganda naman. Hindi. Ang ibig sabihin, kasi talaga ang mababae ang lumalapit sa inyo noon. Talagang parang hindi pa nila makita na siya yung pakakasalan ko. Actually, we did not even know each other for a year and then we got married already. Saan kayo unang nag-meet? Doon sa bahay ni Mr. Floro. Noong nag-rehearsal kami ng... Through getting to know each other, being constantly together, that was it. Galing ko sa isang relationship, galing niya sa isang relationship, and then nagkakapalagayan kami ng loob, nagkakakwentuhan kami, parang... Pagkatapos nun, parang tinawagan ko siya, long distance, will you marry me? Talaga. Then at that time, they were in Germany. They are performing in Germany, yeah, right? You were with, ano, di ba? I was with Bayanihan and then... Bayanihan Dance Group. Okay. Yes, and then, but that time I was already with Karilagan.
of Kunching Suniko. And then we were traveling overseas for Department of Tourism. So we were on our way back from Frankfurt to Manila. So I let him know, yun. Then that's when he called and that's when he called and he proposed. So, long distance proposal ito. Yes. Ang mahal-mahal ng long distance pa noon, di ba? Sabagay, superstar ka naman noon eh. Kaya, baliwala yun. You go through operator pa, di ba? Yeah, you go to the operator pa. Pero, walang pagsisisi kasi we've been together for 43 years. Wow. Congrats. Sabi ko, parang, kaya gusto ko siyang kasama rin dito sa interview nito. Para malaman ng tao na... Excuse me, ako ang nag-request, ha? Pero gusto ko rin. Gusto ko rin kasi para malaman ng tao na kung how many years na kaming magkasama. Oh, yeah, so para amazed, sana mag-inspiration din ng mga kabataan, mga anak namin na makita na kami pa rin. At ang mga apo nyo, dahil someday mapapanood ito ng mga apo nyo. Teka, 1975 ka nagsimula ng basketball career mo. Kailan naging kayo? 79. So, 4 years later. Tama sagot ko, no? Baka 79, and then we got married in 1980. Wow, a year later. So, when did you propose? Napaka-importante nung date na yun. Don't even remember. We don't remember. Even I don't remember. This is November 1979. And we got married at January 1980. As far as I can remember, parang kayo nagsimula ng ano ng basketball at industry in the country. Tita Aster, hindi naman during the 60s meron yung very popular din sila yung rivalry nila Iko Ismael. Iko and Ismael, magandang rivalry din. Kaya lang it did not last. Hindi katulad nung pagdating ng 1975 to 1983 parang yun ang peak eh. Pick ng yung Crispa Toyota Saka talagang yung lahat ng cream of the crop sa Philippine basketball, kung wala sa Crispa, nasa Toyota. Magagaling na player, nandoon sa dalawang team na yun. Kaya, yun, usually, it end up na kaming dalawang nasa finals. Kaya saka nakita ng tao na yung paglalaro namin, walang kaplastikan, parang talagang nagpapakamatay kami para manalo. Hindi namin iniinda kung may mai-injured ako o may mai-injured sa'yo. Ang importante, manalo. Kaya siguro, nung nakita ng mga tao sa ginagawa namin, kaya nagkaroon kami ng maraming fans. At isa pang dadagdagan ko kasi, nung araw, ang mga fans, hindi individual ang sinicheer. Nung araw, pag kami mga, let's say, meron kami doon tinatawag na si Mother Crispa, talagang pan namin siya, ang dala-dala niyang banner is Crispa Red Manizer. Not like now kasi, nang nakikita ko, individual, nakikita mo ang yung pan, ang dala-dalang banner is maybe, let's say, Alvin Patrimonio, diba? Yes, si yes, James Yap, yun hindi yung team. Kaya talagang nakikita ng tao, yung rivalry talaga, Crispa Toyota, kaya yung sumikat. So, siguro, let me say this, malakas ang loob ko na sabihin na siguro kami yung nag-start noon. Kaya unasa ng PBA ngayon. Kasi kung hindi kami naging successful at that time, so sana, siguro sana yun lang iniisip ko, naging inspirasyon kami sa mga ibang kabataan, kaya nag-force din sila mag-basketball. Akala nila, sa sinesweldong 4,000 napakalaki. Yung pala, akala namin okay na kami noon, 4,000 sa buwan sweldo namin. Yung pala, aabot na during million. The time of ni Alvin Patrimonio, million na. Diba? Ako naman, at that time, nung naglalaro ko, not for the money, just passion the passion. Talaga. I didn't even know that maaabot ko yung PBA, yun sa height ng peak basketball, yung peak, maaabot ko. Never ko naisip yun. Akala ko, I just love to play basketball, that's it. Sabi mo kanina, you didn't even know that he was a superstar nung magkakilala kayo. Siyempre, you with current events, naririnig nyo yung pangalan. I did not identify him with any team. Well, I was not into watching basketball. Si Balesniko lang. Hindi naman. So parang when I met him, okay, ito pala yun, di ba? Pero, and then when he started inviting me to the game, that's when I realized, oh my God, this is big. Di ba? I did not realize how big basketball. Ice cream. Yes. At saka yung following nila, hindi ko akalain na ganun pala yun. Yung kami na, yung iniimbita ko siya manood ng game ko, ng Crispa, parang gumaling ako.
Inspired eh. Na-inspired gumaling ako. Mas lalo kang, hindi magaling ka na, mas lalo kang gumaling. Kasi yung sa career ko, may up and down eh. Pero yung that year na kami na umi-score na naman ako 30 pataas doon. Nagpapasikat. Kasi ang kontrata is pag naka 30 points ako, may kiss ako. Di ba? Yun ang bonus mo. Napaka-simple naman ang request mo. Livia, the year we met was the year that he became MVP. Wow. Ilang beses ka nag-MVP? Dapat twice. 76. Yung 76, pero all Filipino Sports Awardee lang. Parang yung Filipino Sports Awardee is after the year end, you choose the best player of that year. I got it in 1976. And 79, MVP talaga sa PBA. Ano yung 1983? 83 Grand Slam po namin yun. That was the second Grand Slam. Second. Our first Grand Slam was 1976. Mm-hmm. Yun talagang kagalingan ko rin nun. Ang sinasabi ko at that time, yung ring, parang laki-laki ng ring. Sinasabi ng mga player nun, di ba? Parang kahit nakapikit, masushoot ko yung bola. And naulit yun ng 79, yun kami. Wow! What was your experience like nung the first time na pinanood mo si Atoy? Amazed na basketball pala is so exciting. Tapos grabe ang fans nila, grabe yung tao sa loob ng Coliseum. Very nice, exhilarating. May pakiramdam. Oo, masaya, masaya, masaya siya. Pero pag pinagkakaguluhan na ng mga babae. Hindi naman eh. Not in front of me. I don't know behind my back. Siguro pag nakikita nila kasama ko siya, medyo, ano, di ba? Pero... Taken na to. At saka, in Araneta, there's a place where all the wives and the official girlfriends are seated. Uh-huh. And then, ang alam namin is on the other side, merong medyo unofficial. Para mga ganun. Ito wala bang unofficial? I was always on the official. Hindi ko alam kung merong unofficial. Pero parang wala naman. Sinabi mo kanina, you just came from a previous relationship. Ganun din si Monette. Sino itong showbiz personality? Si AA. Alona Alegre. Ah, yeah. Oh my God. Yeah. It's an open secret nga pala. After Alona, meron pa iba akong mga niligawan bago siya. Pero matagal-tagal din kayo ni Alona. Oo, matagal. Mga 3 years. Three years. 3 years na away, bati. Pareho kayong ano eh. Saka hindi ako sanay pa dun na yung girlfriend mo artista at makikita ko sa pelikula na nakikipag-alikan sa iba. Masakit pa rin yun. Hindi pwedeng maging mag-asawa. Pero in between Alona and Monette, meron pa? Meron pa mga niligawan. Basta meron. Pinanunod, pag may rehearsal sila sa Metropolitan Theater, nandun doon ako gabi-gabi, pinanunod ko. Girlfriend mo na siya? Girlfriend. Okay. Anong pakiramdam naman during that time? Dahil ibang industriya ito. Hindi, natutuwa. Natutuwa din ako. Oo. Kaya natutuwa rin ako sumayo sa'yo. Natutuwa. At saka iba yung grace kasi ng ballet dancer eh. I think it was because of me that he first stepped into Cultural Center of the Philippines to watch a ballet. Never in his life nanonood siya ng ballet. Doon mo natutunan sa kanya rin yung lines, di ba? Yung extension. Ballet terms. Hindi ko nga alam yan eh, di ba? Ngayon, he can tell she's a good dancer, she's a bad dancer. Alam na niya, he can tell already. Natuto. Never ba nag-set in sa'yo or parang na-insecure ka dahil mga babae yung mga lumalapit sa kanila? Parang never. Hindi eh. You were so secure ever since. No. Oh. Maybe he never gave me a reason to be insecure. Kasi, I was confident in myself. Pagkasama ko siya, siya ang priority. Ba't hindi siya kasama? May iba. Hindi kasi yung mga fans lumalapit naman, di ba? Kaya kailangan. Ngayon naman, kahit may fans lumalapit, naiintindihan niya yun. He let me. Up to now, if we go out, di ba? In the restaurant, in any open places, pag nandutong kami, pag marami pa rin lumalapit. Selfie lahat. He let me. Nasanay na. 93 years? More than 4 decades? Sabi nila, 7 years lang. I'm waiting for the 50. There will be a renewal of vow siguro sa 50. On the 25th, we had. And then, hopefully,
70. In 7 years. Yeah, diba? I'm hoping. I like, kasi it's a milestone, eh, diba? If we reach 50, it's a milestone. Okay. Pero sabi nila talaga, a success of a man, there's always a woman. Diba? Correct. So, yung love, pangalawa na lang muna yung respeto. Respeto. That's very important. Kasi people ask me, how did I tame? Diba? Kasi nga, he had a reputation before, diba? Ano yung reputation niya, if I may? Well, kasi, I did not know, diba? But he had the reputation, supposedly, playboy. He had that playboy image. But when I met him, parang hindi naman siya playboy when I met him, eh, no? So they were asking me, how did you tame him? I said, I think I didn't have to tame him because at that time, it's either he was tame already or it was okay for him to be tame. It would have happened siguro, nakita niya kasi sa'yo ang lahat ng hinahanap. So siguro na kontento na siya, di ba? Nakita niya sa iyo lahat yung makatangian ng isang babae na hinahanap niya talaga. Imagine mo months lang, hindi nga inabot ito ng isang taon, yes, di ba? Nag-propose na siya kaagad sa iyo. Iba, so, girlfriend, tagal-tagal, no? Wala rin nangyari. Oh, di ba? Kaya nga eh. Pero why so sudden? Bakit hindi mo lang umabot ito ng ilang taon bago ka nag-propose? I was irresistible. I agree. Yeah. Di ba? Bakit parang ayaw mo na siya kaagad pakawalan? Nag-abroad siya, parang may nagkulang sa buhay ko. Kaya yun sa... Oh, when she travels, ganun. Parang yun. Kasi yun, nag-travel siya, parang yun na yun na masyado na kaming intimate, di ba? Diba? Namimiss mo siya? Namiss ko, masyado ko. Kasi everyday, we always kami, each other. Kami, araw-araw, magkasama kami. Pag nandito ka sa Pilipinas. Oh. Araw-araw. Parang talagang ready na ako talaga. Saka, I'm not getting any younger, di ba? Pero, but how young were you then? 28, 29. Still bata, kung tutuusin. Ngayon, in this day and age, diba? 29 is still young. Yeah. Yeah. But then, all his contemporaries were married already with 22, kids. 22, 21, 23, they're all married. Yeah, they had kids already. I reached at the age of 20, 29, ako na lang. His parents were so anxious about him getting married already. And having grandchildren. Oh, oh yes. Mag-asawa ka na para mag-direksyon ng buhay mo. Kasi nakita nila yung playboy image. Balandra dito, balandra doon. And you were. Hindi naman. Maniwala ka, hindi ka namin alam sa kami titira eh. Kasi so sudden, di ba? Kasal kami, umuwi kami doon sa apartment na dating tinitirahan namin sa Recto. Parang yun iba, bago magpakasal, may bahay na, may ganito, di ba? Kami, wala natin talagang, parang kami nagbabahay-bahayan. Tapos unti-unti, nabuo ang pamilya. And you're blessed with four beautiful children. Okay, and they are? The eldest is Christine. Is the eldest? Eldest. And then... Only girl. Only girl. Okay. And then Franz is the eldest boy. So, one girl, three boys. Christine, Franz, Fort, and Andre. Doon sa apat, except for the girl, wala bang sumunod sa'yo sa mga yapak pag sa basketball? Wala. Kasi, as what I said, I've been telling people, it is my fault. Also, kasi being a basketball player, parang when I brought them sa mga basketball clinic, I'm the one parang mas magaling doon sa coach na nagtuturo doon, pinagagalitan ko. Siguro, hindi sila nag-enjoy, kaya umayaw na lang sila. Nung lumaki na sila, nung mga nasa 15, 16 na, sila nagsasabi, ayaw namin kasi ang hirap sundan yung tatay yapak. Namin. Mahirap sundan yung yapak niya. Parang may pressure. Yung bunso, si Andre, yun ang mas gusto mag-basketball. Talagang fanatic ng basketball yun. Kaya lang na ACL naman. Eh, ayaw naman magpa-opera. Sabi ko, I will take care of that. Magpa-opera ka. There's doctor who's very friend doctors, na orthopedic doctor, na willing to make the surgery libre. Ayaw, takot yata magpahiwa. Kaya hindi natuloy. Kaya ngayon, sports, ano siya? Sportscaster sa PBA. Kahit paano related pa rin. Related. Tapos si Christine, yung eldest nyo, she married na? Yeah, she's married. She lives overseas. Oh. She lives in Washington State in the U.S. Oh. Yung tatlo niyong apo, galing? The first, Andre has two, okay. And then Fort has one. Paano ka na-recruit? Tama ba yung term? Yeah. Na-recruit into basketball? Talagang sabi ko kanina, passion ko lang talaga mag-basketball. Parang noon bata pa ako, nasa probinsya, basta nakakita akong bola, sama ako sa mag-basket. Basta gusto ko maglaro. Parang where are you from?
Daet, Camarines Norte, okay. From Bicol. From there, laro-laro sa Bicol, and then pumunta ng Manila, I went to Philippine Cultural High School. Meron dun isang coach na si Mr. Gregorio Lim, sumalangit nawa. Pero siya yung talagang nagturo sa akin ng talagang yung tamang fundamental. Kasi from province, wala kang masyadong magaling na coach na magtuturo naman sa'yo. Not like now. Yes. Pero noon, wala. Pero siya talagang tinuruan mo yung tamang pag-shoot, tamang lahat. Hanggang na-develop ko yung shooting ano ko. And then, from cultural center, Philippine culture, I went to Mapua. Sa Mapua naman, I played for Intramural for 2 years. Tapos, and then, nakaibigan ko si from Lasal, si Julian Lim, who's playing for Lasal at that time. Sabi na, sinama niya ako sa Lasal para maglaro sa Lasal. Pero, nung nalaman na Mapua, kinausap ako ng Mapua, yun, nirecruit na ako. Huwag ka na pumunta sa Lasal, dito ka na lang sa Mapua. At that time, sa Lasal kasi, lahat English eh. Ang hirap mag-ibag. And then, I stay put na lang sa Mapua. That, yun ang history. From Mapua, I played sa NC for 3 years. First and second year ko, naging MVP ako. Pang third year ko, natalo ko as MVP. And then, kaya lang, I had a bad relationship with the coach. I had to quit. I did not finish the 4 years na dapat maglaro ako. Pero at that time, as I was with Crispa already, parang farm team. Before ako napunta ng Crispa, ang dami nagre-recruit sa akin na pinupunta pa yung tatay ko sa Bicol para kausapin kung pwede maglaro ako sa team nila. Basta yung lahat ng halos nung nasa PBA team, they're trying to recruit me also. Kaya lang, mas gusto ko, may isa akong naging coach din, si yung tatay ni Poon, Richard Poon, yung tatay niya, si coach eh, before in China. Sabi niya, if you're going to play for any team, doon ka pumunta sa magaling na team, huwag kang pupunta doon sa mahinang team, kasi masasama ka doon. Basta masasayan yung talent. Sa magaling na team ka, aangat ka pa, kaya I stay with Chris pa. Pero ikaw at that time, na lumalabas-labas kayo as a group, meron ka na bang special na nararamdaman for him? When I got to know him, I got to realize na hindi pala siya yung pabling na sinasabi nila, no? Kasi, parang mabait siya, maalaga, yun ganun. Gentleman ba? He was a gentleman. Yeah, he was a gentleman. You were a gentleman. Up to now, you still are a gentleman. Wow. So, parang ibang-iba. Parang hindi ko ma-picture si Atoy na ganun. De, maalaga. Okay. Then and even now. May ikukwento ko. Kasi nung I was growing up, mayroong nakikita. Masel, matagal sila magkasawa. Makikita ko, naglalakad sila. Yung lalaki na una, naiiwan yung babae. Di ba? Parang ayaw ko yun. Parang sa akin, di maganda. Kaya now, we go up out. Up to now, when we go out, naka-holding hands pa rin kami. We go out holding hands. Yeah. Magkasama kami. Lagi ko siyang dinedate almost every night. Gusto namin, sa labas namin kumakain. Total, muna na lang binabayaran na lang namin kasi 20% both of us eh. Yung walk after dinner, magka-holding hands kami. Ayaw ko nung parang pinababayaran. Tsaka we both enjoy going to the movies. Tama yung sinabi ni Atoy. Kasi kadalasan kasi pag medyo matagal nang mag-asawa, ang nangyayari, parang you take for granted each other, di ba? Kasi kayo na yun eh, di ba? Parang kabisado nyo ng isa't isa eh. Dapat eh. Siya kasabi na nga nila eh, happy wife, happy life. Pag mainit ang ulo ng asawa mo, affected ka eh, di ba? Nag-iisip ka eh, bakit ka naman kaya, ano naman kaya pagkukulang ko, baka hindi ko nabili ng brilyante. joke lang. In your 43 years as a couple, was there a time na nag-away kayo? Yes naman. Pero hindi dumating sa point na kamunti kayo magkahiwalay? No. So how do you patch things up? Talk. And then, siguro, for me, it always goes back to, that we made a commitment. You make 1,000 mistakes, but you stick to that commitment. You still look for that one thing that makes you stay together. You can overlook all the mistakes, but what is important is your promise to each other to make things work. So you can let go of all the other mistakes. And then just start again. Yung pagsasama naman yun, hindi man talagang yun, lalo na kami, parang in a short while, nagpakasal na kagad kami. Iba yun, pag magkasama na kayo sa bahay, iba na yun, di ba? Marami kayong discoveries. Yes. Ngayon, yung mga minor na yun na ano, you will let go. Kasi you made a commitment eh, di ba? Promise. Oo, may promise. Kaya you let go. Tsaka he's a patient man. Oo. He's patient.
you let go. Pero bisan, sasabihin mo rin sa kanya na mali naman, di ba? Oh, baka yes. naman. Pero in a nice way. Hindi, nice way. You are not a nagger. No. Kadalasan daw kasi ang babae no. nagger. Mas nag-aalala pa ako pag ayaw kinakausap eh. Di ba? Pag kasi yung mga silent treatment. I likes talking to him. Parang ganito, alam mo pa, ganito, ganyan, ganyan, ganyan. And I listen. I'm not a screamy and shouty wife. No, no, I'm not. Wala. Actually, ayaw niya nang nakikita ako na umiiyak. Ayaw. Kasi hindi niya umiiyak. Nangihina ka. Ayaw. Maski na, nung namatay mother ko, yun sa harap ng puntun, di ba? Pag minsan sa pelikul, wag ito. Hindi, parang, ano lang, nandito lang. Di mababaw ang luha ko. Parang matigas. Matigas. Hindi naman matigas, pero hindi mababaw ang luha ko. Hindi siya hindi. Madaling lumuha. Eh, babae, ganun talaga, di ba? Yun ang frustration ko bilang aktor. Nakukwento ko tuloy. Yung pusong ligaw ba yun? Pusong ligaw, yung teleserye. Supposed to be namatay. Pero talaga, ang tagal. Para in-emote ko, pago ko nagawa yung eksena yun. Talagang, hindi talaga. Kaya parang ewan ko, ba't ganun ako? Pero minsan naman, talagang matagal lang. Pero like, there was a movie na kami dalawa ni Philip Salvador. Nakasakay yung mother, supposed mother niya. Nakasakay dun sa jeep. Biglang, boom! Nag-explode, pinatay, di ba? Parang yun, na-feel mo talagang, I can feel na nagwa-watery eyes ako. Kaya sabi ko, ah, okay din pala ako. Mm-hmm. You just have to feel it. May panghuhugutan ka dapat. Oo, oh. Kailangan. Sa pagiging actor ko naman, I'm happy. Kasi kung hindi naman, hindi ka naman nakukunin uli ng mga director, di ba? Nauulit naman. Sabi, kung hindi ka na rin kukunin, di ba? Are you still open sa mga acting offers kung sakasakali? Maybe. Kasi, how do you say that? During the pandemic, may tawag. Lock in. Ayaw mo yung gano'n. Matagal kang mawawala. Pero maybe in the future na talagang open na. Why not? I'm happy to doing that. So, kasi mo rin ang acting, when I was still young, nasa province, sa Dait, you're watching movie, di ba? Back of your mind, balang araw kaya, lalabas ako dun sa... Kaya parang it's a dream come true all. Mas dream pa nga yun ano, sa pelikula kaysa sa pagbabasketball. From basketball to acting, pinasok mo rin ang politika. Actually, bago pa yung 1998, yung first barangay election, inimbita ako nung barangay captain namin sa Kapitolyo na to run with her. Si Kapitana Ilustre, sumama ako, naging kagawad ako doon. Kaya lang, hindi pa sikat ang at that time yung mga ganun eh. After a while, umayaw na ako. Dumating yung si Philip Cesar, naging vice mayor ng San Juan. Sa akin, pwede. Kasi body ko yun si Philip. Sa bakit si Philip, pwede. Siguro pwede rin naman ako eh. Then I was doing a movie with Bong Revilla. Sabi ni Senator Bong, dito lang tumira sa committee, gagawin kitang konsihal. Sabi ko, di yata papayag asawa ko, lilipat kami ng kapitla ng Cavite. Teka, binigyan mo ko idea. Then 1990, nag-try ako sa barangay namin to run again, sa barangay. Kasi my point is running in the barangay. Kasi sabi ko, if sa barangay ko manalo ako, mananalo ko sa pangkalahatan. Alam ng kabarangay mo anong klaseng pagkatao mo. Parang sa loob ng bahay, alam ni Monet anong pagkatao ko. Sa barangay, pag nanalo ko, sabi ko, pwede ako manalo sa pangkalahatan. Kaya nung nanalo ko, sinabi ko dun sa sakit, nagpaalam na ako, tatakbo na ako next year for sa council. Nanalo naman ako for 9 years. 3 terms, kinumpleto, no? But hindi mo ito pinagpatuloy? Natalo ko 2010. Anong tinakbuhan mo sa 2010? Again, that one. Kasi I'm just following na, kasi ayaw mong nasa partido ka, wala naman butas na. Kung gusto kong tumakbo na higher position, I have to run away from the partido. To run as independent, wala naman ng ganung pera, parang pagtakbo ng independente, malaking pera yun, nagagastos. Pagka gumastos ka, siyempre nag-iisip ka, paano ba? And then, nung natalo ko 2010, sabi ko, that's it, ayaw ko na. And then, binalikan mo ang basketball, but as coach na. Of Mapua. Of Mapua, ay naging coach ako ng Mapua for 6 years.
So far, so good naman yung performance ko doon. Kaya lang, yung bandang huli, medyo yung import namin, nagloko eh. Yung si Allwell, nagloko, nawala. Hindi na kami nakapasok sa final. Then, sa tama na to. Hanggang 2018, three years before pandemic. Pero at the same time, I was also the commissioner of UNTB Cup. Sa government and players to mga government employees sa dating daan kay UNTB. Up to now, I'm still handling it as commissioner. I think I'm better analyzer now. than before. Kasi from watching all the games, kasi as commissioner, you watch all the games, kung what's going on, kasi you're supervising even the referees, kung anong ginagawa mali ng referee, you go to the slow-mo, to see, you show the referee, mali yung tawag mo, ganito, ganito. As much possible, you have to be fair to both teams, ganun. Paano nabuo itong farming interest mo? Very good friends. Initiated it. Sabi niya, why don't you look for a property somewhere there in Calawan? Then I look and I started. Calawan, Laguna. Calawan, Laguna. And asked the mayor if we can put up the poultry. Umuo naman. And then during the inabot ng pandemic, tapos last year we started na growing chicken. Poultry. So, bukod sa poultry, ano ang iba pang nasa farm mo? Now, we have papaya. Kasi this is not a planting season. You have to wait till April pa. I'm planning to plant 500 pineapple. I have 250 trees of lanzones. Wow. And about 50 trees of rambutan. And ito yung matatamis talaga, di ba? Yes. The R2. They call that R2 yung rambutan. And banana and some coconut. I already bought for wild boar. Yun. Pinadadami nyo lang. Papadamihin ko baboy damo. Talaga? Oh. Napaparaming baboy damo. I mean, di ba usually sa ano yun? Sa magubat yun? Well, there's a technique though. There's a technique. I'm learning. Alam rin niya lahat ng nangyayari sa farm. Kung paano natimbang ni Gagano. Tita A noon, mahilig siya sa chicks. Ngayon, ibang chicks ang hilig niya. yung totoong sisyo. Kasi Tita A, nakakatuwa when you go there sa farm, no? Kasi biglang, ang dami-daming papaya. Saan galing yan? Doon po, ma'am, sa likod. Ang daming ano, papaya, pineapple, kung ano. Sa pag minsan sawang-sawa kami sa saging na saba. Ang dami. They just make pitas, you know? How nice the feeling. At how many people you have sa farm mo? Almost 30. Pero meron kang parang general manager. Yes. Or operations manager sa farm. Parang extension ko. Kasi pag wala ako doon, siya yung nagpapatak. Yeah, every day, he has to report to me what's going on. Pero how often do you visit your farm? 3 times a week or 4 times a week. Masarap na may pinupuntahan na ganun. We might stay there during weekdays and come home on the weekend. It's baliktad. Unless kasi you have other... We're building a small unit para where can we stay overnight. Kasi mahirap din yung biyahe. Mga 1 hour and a half din eh. Iba yung hangin sa city, doon. Pag dito, ang init. Pagpunta mo doon, yung hangin, parang malinis yung hangin. Oo, ang sarap. Hindi polluted, malinis yung hangin. Anong mensahe niyo sa isa't isa? Pa, you know I'll always be here for you, whether you... Magsawa ka sa akin, pero nandito pa rin ako. And I love you, you know, I love you. I love the kids. I love our apos. And I will just be here always for you, supporting you in all that you do. And thank you know you. That. Thank I pray you. For you every day. I pray for me not to die soon. I wish we can last forever. I know we will last up to 50. Sana another 50. Hindi naman. Ibig sabihin, pare-pareho kaming buhay pa when we celebrate the 50th. Diba? Sana, pero yes. With our itsura, I think we will. And my message to my wife, you will be always the priority. I know that. Ikaw ang, bago pa man anak ko, siya muna. Hindi ang mga anak ko. Pero ngayon, malapit na yata yung maapo ko muna yata. Pareho naman kami. Okay. Pero siya ang priority. At kung ano yung pagkakamali ko nung araw, pinagsisihan ko na. At talagang siya na naman ang gusto ko makasama habang buhay kaming dalawa. Mensahe niyo muna sa mga anak niyo and mga apo. To all of you, you know, mom loves you. Mom supports everything that you do. We're always here for you. Whatever it is you need, we're always here and we'll always support you 100%.
most especially with the little ones, we'll always be here for you. And we love you very, very much. A second emotion. And of course, Atoy, yung mensahe mo sa lahat ng mga fans mo na andyan pa rin hanggang ngayon. Sa mga lahat ng mga humanga sa akin nung paglalaro ko, hindi sa pag-aartista ko. Pero alam ko meron din iba kasi hanggang ngayon. Hindi naman kasi meron na akong lumalabas na hindi nila ako napanood sa basketball. Pero ay, ikaw yung tatay ni John Lloyd. Ikaw si ganito. Si, pwede may mga adran. Kaya thank you sa inyong lahat at sana ay sa tingin ko naman eh, sa pamamagitan ng mga ginagawa ko na nasuklian ko yung mga paghanga nyo sa akin. Habang buhay kong tatanawin ang utang na loob sa inyong lahat, yung mga kagandahan loob na pinakita nyo sa akin. Maraming kong salamat sa inyo. At syempre, bago ko kayo pasalamatan, please allow me to thank my personal sponsors. Thank you so much to Pandan Asian Cafe. Maraming salamat Alvin, Dennis, and Roland. Of course, Chef Tatung and sa iba pa. Every Belena, Hello Glow, Most View from Japan, Beauty Derm, Nutritech, thank you so much to Josh De La Luna, Aficionado by Joel Cruz, Eris Beauty Care, Vanilla Skin Clinic at Robinson's Magnolia, Mesa Tomas Morato, Richie's Kitchen by Richie Ang, Nessa Stila Salon for My Hair and Makeup, Gandang Ricky Reyes, Chato Suga Jimenez, Bebot Santos of Colorete Clothing, Studio Manila, Manila Bulletin. Maraming salamat, Baberi Quintina. At kayo mga kaibigan sa inyong patuloy na pagsubaybay at pagsuporta sa TikTok with Astro Amoyo. Every Friday po yan, 12 noon. At ngayon, maraming salamat sa pagkakataon na makakwentuhan ko kayo sa hapong ito. It was really an honor and a privilege. My God. It's our pleasure. It's our honor also. Honor. I've never done anything like this. Thank you so much for letting me do it, di ba? Keep on loving each other. And we are so inspired. On behalf of my viewers at saka ako, syempre, lahat kami na-inspire sa magandang kwento ng pag-iibigan ninyo. Yeah. Hopefully, we have shared and we are also a source of inspiration to others. You are. Siyempre, lalo-lalo sa mga anak ko, sa anak namin, di ba? Nakikita hanggang ngayon na kami pa rin. Kaya maging inspirasyon. Wow. Congratulations. And with that, mga kaibigan, maraming salamat po. Muli, ito po si Astro Amoyo. Nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagsuporta. Hanggang sa muli, every Friday po yan, 12 noon. Dito lamang po sa TikTok with Astro Amoyo. Thank you, everyone. God bless us all.